It's me again. Welcome to my vlog. Ito yung gagawin natin guys, yung content natin. Gagawa tayo ng pain sa pangawil. Papakita ko lang sa inyo kung paano gawin. So ito guys, ito yung ano natin guys. Kumbaga finished product. Ito yung finished product natin guys. Ito, hindi pa to natapos. Yung ginagawa ko. May kulang pa to guys, yung itong dalawa. Saka yung mga materials na ating kailangan guys, kailangan na meron kang gunting, sipilyo, otot brush, at saka sinulit na pula. Saka ito guys, ito yung ribbonet. Mabibili ito sa tindahan. Pero pag bibili kayo ng ganito guys, dalawang kulay ito. Huwag kang bibili ng ribbonet na hindi yellow gold. Dapat kailangan yellow gold. Tapos kung wala man ito sa tindahan, meron din tayong tilak. Baka may tilak sa bahay ninyo, ito, yellow gold din. Saka yung partner nito guys, pula. So ito guys, ito, ito yung ano sa sinturon. Kulay pula. At saka kung wala ka mang sinturon na pula na mapagkunan, ito. Ito yung tinatawag na kristalit. Dito sa tindahan, pagbibili ka nito, kailangan sabihin mo kristalit. Tapos ito naman, ito yung metallic rainbow. So, mamaya, ipaliwanag ko sa inyo paano gagawin. So, umpisa natin paano gawin. Para malaman nyo rin kung ano ang kung paano magawa. Para malaman nyo rin kung paano magawa. So, ito guys. May pinutol na ako dito. May kumbaga preparado na to. Galing to dito sa ribbonet. So, ito yan guys. Ha? Ito yung ano natin. Hook. So, kailangan natin yung sinulit. So, kailangan natin yung sinulit, guys. Para ito yung ano natin gagamitin. So, yung isa nito, ilagay mo dito sa ngipin mo. Yan. Tapos, ito, guys. Ganyanin nyo yan. Imagine nyo. Para plain. Tapos itong hook nito, iganyan nyo guys. Yan. So, umpisahan ko na guys. Tapos ito guys, may sobra. Baliktarin nyo lang to, papunta sa baba. Yan. So, ganyan yung kalabasan niya guys ha. Tapos, tatalian ulit. Titirahin ito natin ng ano? Ng sipilyo. So, ganito yun natin guys. Kumbaga, para ka lang nagtututbrush ng ngipin. Para ma-plane siya. Makita mo yung mga bulbuhol. Yung mga bulbuhol dyan, yan yung kakatingin mo ngayon sa gunting. Yan. Yan guys ha. O, kita nyo. So, ganito yan guys. Ito, hindi ka nabibili ng Shopee. Yung mga lumalabas niyan, dapat kunan mo yung kunti. Tapos, depende rin sa ano, sa discarte mo kung paano siya gugupitan. Brush mo na naman ulit. Yan. So, may lumabas konti. Yan, kita nyo.
Oh, yan. May lumabas, lumabas kunti. Yan. Titrayan nyo ngayon yan. So, guys. Tasted to. So, paano malaman kung maganda yung kalalabasan? Gaganyanin mo yung dulo. Tapos yung dulo. Yan. Tapos tingnan mo dito sa gitna. Sa likod. Ayan, ganyan. O, yan o. Kita pa. So, gupitan mo kunti yan. Yan. Tapos, ganyan guys. Yan. Kita nyo? So, ganyan lang yan guys. Dapat putulan nyo sa dulo. Dapat 2 pulgada lang. Huwag nyong ilampas kasi pag nilampas nyo sa 2 pulgada, may posibilidad na hindi nyo mahuli yung isda. Sa mga legit dyan, alam to paano gawin. Yan. So ito guys, tapos na. Maganda na to. Maganda na to guys. Oh, kita nyo? Buo. Oh, may kunti pa pala. Kala ko buo na. Yan oh, kunting-kunti lang ganyan guys oh, pero kunin ko pa. Oh, yan. Tinutol ko pa guys. Yan oh. Buong-buo guys, di ba? So ngayon, yung ilulugtong natin dito ngayon, ito yung ano ba guys? Yung pula. So kailangan rin natin ulit ng sinulit. So kukuha tayo ng sinulit guys. And guys, paliwanag ko sa inyo guys ha, itong kabila guys, ito yung sa kabila, kabilang side. Tapos ito na yung kabila guys, dito sa kabilang side, dito sa banda sa akin na side. So ganyan yun guys. Da? Pagkatapos nyan, titrahin natin ang sinulit. Tatali natin. Tapos itong dulo guys, diba? May dulo pa. Ngayon, tupiin natin ito patungo doon. Yan guys oh. Yan. Yan guys. Tapos, tatalian ulit. So may sobra na sinulit, puputulin natin to. Yan. So ang gagawin natin guys, medyo mahaba yung pula, di ba? Gugupitan naman natin ito ulit. So madali lang yung pula guys, yung dilaw lang yung pinakamahirap sa lahat, gupitan. Itong pula na to, madali lang. Kasi ano lang to guys, kumbaga ito yung tiyan. Pag nakita ito, talagang kakainin yan guys. Yan, di ba? Tingnan nyo guys. Ito yung kalabasan. Oh. Yan.
So ito guys, hindi pa to complete. May kulang pa to guys ha. Yan. So ito guys, ito yung ilalagay natin. So kakatayin natin to. Yupin, tupiin mo lang to. Tapos guguntingin. Ito yung ano guys, yung metallic rainbow na sinasabi ko sa inyo kanina. Tapos prepare naman tayo ulit sa sinulit. Magasto sa sinulit guys, di ba? So prepare naman tayo sa sinulit guys. So ito, itong metallic rainbow guys, ilalagay natin to dito sa itaas. Kumbaga ito yung tinatawag na pag parang ano siya guys, pag nakita ng isda, kaliskis. Kung hindi man kaliskis, yung sa dulo nito may mata, parang mata na makikita nila. So ganyan yan guys ha. Ilalagay mo ganyan. So titirahin natin to guys ng sinulit. Tatalian na rin natin to ulit. Tatalian to natin guys ulit para hindi matanggal. So itong dulo guys, lalagyan natin to ulit to balik. Atakin to baba. Yan. Ganyan yan guys. Tapos tatalian natin. Yan guys, tapos na. So may natira pa rin sinulit. Kakatingin natin to. Yan. So kita nyo guys, yan kita nyo. So may sobrang metallic rainbow guys. Yan, di ba? So may sobrang metallic rainbow guys. Medyo mahaba, di ba? Pangitingnan. So ngayon guys, titry natin to. Gugupitan rin natin ito ulit. Itong metallic rainbow. Para yan o. Yan na guys o. Quintab na. Parang kaliskis. Yan yung tinatawag natin guys na metallic rainbow. So, yan guys. Yung rainbow. Kunin nyo lang yung medyo masyadong mahaba. Yan. Ito guys, finished product. So ito yan guys. Ito yung finished product natin. Tingnan nyo guys ha. Yan ako guys ha. Yan. Pero mas maganda guys, ilagay ko dito baba guys para makita nyo talaga. Yan. Tingnan nyo guys ha. Lagay ko sa baba. Dito banda guys. Yan. Ito yung ano guys. Tapos maganda nito guys. Tingnan natin to. Pag lagay ng sinulit ganyan. So meron tayong ano dito, tubig nilagay dito sa may ano, sa may kaldero. Try natin to guys ha. Tingnan nyo guys yung ginawa natin kung ano ang kalabasan.
So, yan yan guys. Ganyan yan sa doon sa dagat. Sa ilalim ng dagat guys. Diba? Kita nyo guys. Parang isda. So, ganito yan. Paggawa sa tinatawag namin dito na ano, pae na improvise, man-made. So, ang gagamitin natin dito guys, yung dahon ng niyog, yung kulay brown, hindi na yung green, yung kulay brown na, tapos bato na tama-tama lang, maliit dito konti guys. Yung bato, yung kanya ganyan, ganyan lang kalaki na bato guys, yung gagamitin natin. Tapos yun yung pangtali natin sa bato. Tapos ito, lalagay ito sa dahon. Subukan to natin bukas kung ano ang resulta sa ginawa natin. So, kita ko sa inyo ang ano ang makukuha nito. Kung bago ka pa lang sa channel ko, pakihit ng notification bell at saka pakisubscribe para updated ka sa mga bago kong video na i-upload sa susunod. At saka shout out na rin sa mga kasama ko dyan sa Saudi, Al Rashid Construction Company. Sa mga shopdawer dyan, ingat kayo lagi. Mauti Group, Bindita Group. Saka salamat din sa mga nood. At ingat kayo lagi.